Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing pito sa buwan ng Setyembre, taong 2013. Ito po ang TVNET Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki patay sa pamaril sa bayan ng Bungabong. MDRRMC ng bayan ng Bako, patuloy ang paghahanda laban sa kalamidad. At bilang ng aplikasyon ng DOST Scholar sa probinsya, umabot na sa mahigit 300 kabataan. At sa detalye ng ating mga balita, umabot na ng mahigit sa 300 kabataan ang mabibigyang pagkakataong makakuha ng eksaminasyon ng scholarship program ng Department of Science and Technology matapos ang isinagawang screening at aplikasyon ng mga ito nitong nakaraang buwan. Ang eksaminasyon ay magaganap sa darating na ika-22 ng Setyembre sa dalawang venue nito, ang Oriental Mindoro National High School sa 1st District at ang Minscat Bungabong Campus para naman sa 2nd District. Mag-uumpisa naman alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali at alauna hanggang alas 6 naman ng hapon sa ika-22 ng Setyembre ngayong taon ang naturang pagsusulit. Malalaman ang resulta ng naturang eksaminasyon sa darating na Pebrero o Marso ng taong 2014. Samantala, magandang balita naman para sa mga mag-aaral ng tatlong sangay ng Minscat sa Dalawigan dahil sa bagong programa ng DOST para sa kolehiyo na mag-third year college ngayong school year dahil sa laang scholarship ng nasabing ahensya para dito. Kwalipikado ang mga mag-aaral ng Minscat na may kursong Bachelor of Science in Education major in Math, habang ang mga mag-aaral naman nito sa main campus sa bayan ng Victoria na may kursong Agriculture Engineer at BS Agriculture, gayon din ang BS in Education major in Math at BS in Information Technology. Pasok din dito ang mga mag-aaral ng Minscat Bungabong Campus na may kursong Information Technology at BS Education major in Math. Ilan sa kwalipikasyon para dito ay ang mga mag-aaral na may weighted average na 2.5 at nasa Republic Act 7687 o nasa pamilya ng low-income earners ang mga magulang. Bukas rin ang aplikasyon para dito hanggang 11 ng Oktubre at magaganap ang eksaminasyon sa 27 ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Sa sinumang may katanungan, maaaring tumawag o magsadya sa tanggapan ng DOST sa 2nd Floor HM Center Building, J.P. Rizal Street, Barangay Camimil, Calapan City. O di kay tumawag sa telepono bilang 043-288-8791 o cellphone numbers 0918-313-9427, 0933-354-0990 at 0927-522-5707 o sa kanilang email address sa dosc_ormin@yahoo.com. Ito pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Mindoro's best kept secret is finally revealed. La Hacienda. Cocoon yourself in luxury. Escape from the stress of city life and experience joy that La Hacienda can offer. Now, you can have the ultimate tropical paradise experience. La Hacienda. Paradise redefined. Submission is not about authority, it's all about respect. Respect for others guides our manners. Respect doesn't have to be shiny, it just needs to be wearable. Respect is a two-way street. If you want to get it, you've got to give it. You look for the good in everyone you meet and respect their journey. I can fight only for something that I respect. I can be hurt only by people I respect. Anyone who teaches me deserves my respect. Respect all. 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 Fear none.
Di lahat ng SK ay pare-pareho ang pag-iisip. Ito ang binigyang diin ni Bacoor Municipal Vice Mayor Eric Castillo sa panayam sa kanya hinggil sa usapin ng abolisyon ng sanggunian kabataan at ang panukalang ikansela ang eleksyon para dito ngayong Oktubre. Aniyang may advantage at disadvantage ang sanggunian kabataan ngunit sa kanilang munisipalidad ay maayos ang ipinakikitang pamumuno ng mga SK officials bagamat may ilan pa rin mga pasaway. Ang sa akin po kasi ay pinitingnan ko lang is hindi naman lahat kasi ng SK para pareho upbringing. So sabi nga natin, siguro may basihan kung bakit gusto nila ito abolish dahil at the minor age ay medyo napupoliticize ang pag-iisip o upbringing ng isang sanggunian kabataan. Pero at the same time, makikita natin na may development naman ang mga sanggunian kabataan. So sabi nga nila, ito ay pros and cons dahil may advantages na nagagawa ang sanggunian kabataan at may disadvantages. So sa akin, anuman ang maging decision sa taas regarding the SK, ito po ay aming tatanggapin dahil dito sa aming municipality, ang sanggunian kabataan ay maayos naman ang tinutungo ng kanilang pamumuno. Although may mga ilang pasaway, hindi naman nawawala yan sa isang administrasyon. Ayon pa sa opisyal, ang pagiging corrupt ng isang SK official ay nasa kung ano ang nakikita o natututunan nito. Sabi nga, yun ay nasa pagpapalaki ng isang bata. Kung ang isang bata sa pulmula ay may nakikita tayo na pagtanggap sa korupsyon ay hindi malayo mapunta sa kanilang sistema ang pagkasilaw sa pananalapi. Dahil lang, sabi nga, kung ano yung natututunan ng bata, ito ang dinadala niya sa paglaki niya. So kung sa maagang edad ng isang kabataan ay marunong na siya nito, ay siguro mas malaking problema kung sa pagtanda niya ay korupsyon ang nasa isip niya. Dahil sa lahat ng gagawin niya ay mananaig at mananaig ang kagustuhan mong kawala ng pera. So yung korupsyon ay ito ay nasa pagkatao ng isang bata o ng isang individual. Kung sa kanya ay gusto niya itong gawin, ay siguro walang pipigil. Pero hanggat maganda ang paglaki at pagpapalaki ng isang magulang sa isang bata, anuman ang korupsyon na kahaiti ay palagay ko ito'y kanyang pag-aaralan kung makakabuti bilang sa sarili niya, kundi sa pinaglilingkuran niyang bayan. Sa huli, sakaling hindi na nga matuloy ang eleksyon para sa sanggunyang kabataan, maraming kabataan ani ang hindi mabibigyan ng pagkakataon sa kanilang naisin, ngunit hindi rin matatawaran ang desisyon ng COMELEC para dito. Kung hindi po matutuloy ang SK elections, ito po ay ang epekto sa mga kabataan nagnais, ay di-deprive sila sa kanilang karapatan, syempre. Dahil lang, kaya nga sila nag-register, gusto silang mag-participate o makilahok sa ating gobyerno, kung saan maaari sila manungkulan bilang mga sanggunian kabataan. Pero at the other side, hindi naman natin po pwedeng tawaran ang desisyon ng COMELEC. Dahil kaya nila ito ginagawa, ay siguro dahil na rin sa nakikita nila na advantage kung hindi matutuloy ang SK elections. Susunod, lalaki patay sa pamaril. Yan po mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. May pagbabago. Misyon ng Calapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Calapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. Malinis na pinanggagalingan ng tubig, kabuhayan at trabaho para sa mga Kalapeño. May tiwala, may pag-asa. Mas maayos na po ang buhay namin dito ngayon dahil sa tubig.
Simula nang magkatubig kami, panatag ang buhay namin. Asahan po ninyo, hanggang may Kalapan Water, sagana ang daloy ng buhay. Want new furniture for your home? Look no further, locally imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homework commercial booth outdoor and indoor furniture, designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture. Homework for furniture that best suit your homes. Homework, the mark of modern home. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit, supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bilang preparasyon pa rin sa mga kalamidad sa darating na 7 hanggang 11 ng buwang kasalukuyan, ay sasailalim sa water search and rescue training ang mga kasapi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Bayan ng Baku. Dahil tila isang planggana ang naturang bayan at palagi ang binabaha, ayon kay MDRRMO Vice Mayor Eric Castillo, may plano na sila para ngayong 2013 at sa susunod na taon. Matatandaan na dahil sa mga pag-ulan na dala ng pinalakas na hanging habagat ni Bagyong Marine, ay isa ang nasabing bayan sa nagkansela ng klase dahil sa mga binahang access roads. Bilang aksyon sa problema sa mga binabahang daan, may dinidevelop anya silang alternative route gamit ang disaster fund at nangangailangan na rin anya ng pagpapalalim ang mga ilog sa nasabing bayan kung kaya't nangangalap na sila ng pondo para dito. Kanya-kanya po kasi kategorya yung daan natin. So yung ibang daan natin ay meron tayong alternative route na pwedeng gamitin. So kasi po talagang malalim yung tubig sa mga daan ito. Meron po tayong alternative route na dinidevelop. Using ang gagamitin po natin ay disaster fund para medyo maging accessible talaga siya in times, although medyo malayo, in times na may pagbaha ay siya po yung dadaanan. At may mga lugar din naman po tayo na nangangailangan siguro ng sabi nga nila ay yung disilting ng mga ilog natin. So kami nga po yung naghahayin ng mga resolusyon papunta sa PCSO requesting them to provide us with funds para sa disilting ng ating mga ilog para po hindi na maging ganong kalakas yung pag-awas. Maliban dito, ang nakatakda rin anya silang maglinis ng ilog bago matapos ang taon upang ang mga sanhi ng pag-awas ay mabawasan. Sa ating police report. Patay ang isang lalaki na nakilalang si David Israel Saulong, 21 taong gulang, at residente ng sityo sentro ng barangay Labonan, bayan ng Bungabong, matapos itong biglang barilin dakong alas 9 ng gabi nitong 14 ng Setyembre ng kasalukuyang taon ng umano'y suspect na nakilala naman sa pangalang Renerio Maligo Jr. na residente rin na nasabing barangaya. Base sa investigasyon, nagiinuman o nag-inuman ang biktima kasama ang 2 kaibigan na nakilala sa mga pangalang Alejo Ignacio at Orlan Saulong, kung saan matapos silang mag-inom, nagkayayaan na ang mga itong umuwi at habang papauwi si Ignacio patungo sa kanilang tahanan, nang bigla itong nalaglag sa bakod ng bahay ng suspect na makalipas naman ng ilang minuto ay nakauwi na rin ito. Bigla na lamang lumabas sa kanilang tahanan ng suspect bit-bit ang isang improvised shotgun na agad na binaril sa tiyan ang biktima na nooy nasa tabi ng barangay hall. Matapos gawin ang pamaril, agad na tumakas ang suspect habang isinugod naman ang biktima sa District Community Hospital sa bayan ng Rojas. Ngunit idineklarang dead on arrival. Kasalukuyan namang umuusad ang investigasyon sa nasabing insidente.